sabihin ng malaya kapag natalo. Sa mabibira, lahat mabibiga. Masisisi ka kapag nabibiga. Maganda ka na sa malawakan ng talastasan para kunin ang korona ng hari na balagtas. Sa mabibira, lahat mabibiga. Masisisi ka kapag nabibiga. Maganda ka na sa malawakan ng talastasan para kunin ang korona ng hari na balagtas. Alright, ako po pala si Numerus at kasama ko ang mga hurado natin na si Crazy Mix, Flick G at Basilio para sa laban na to. At ikaw ay nanonood sa Blackout Rap Battle na tinatawag itong Encuentro. At ang susunod na maglalaban, pang-anim na laban ngayong gabi, nasa stage na, Zed versus Lip Ram. Blackout Rap Battle, mag-ingay! At ayun, nag-usap na sila ang unang babanat, si Zed. Let's go. Yo! Luto yung laban kay Espero. Yung audience, gusto kang batuhin ng MP. Obvious namang binoto ka nang di ka na mag-live sa FB. Sobrang hina ng mga linya at ribat mo dun sa battle. At para lang manalo, dinamay mo yung tito mong si Albert. Pare naman, tama ba yan? Pinapahamak yung kamag-anak parang tito badang. Salang ka ng salang, magpahinga ka naman. Wala ka ng oras sa anak mo, ano? Puro battle na lang? Ganyan ba talaga Lip pag walang budget? At laging baon sa utang? Battle ka ng battle, dito ka na, naging magulang. Sigurado, may ambag sa banat mo si Poison. Halata naman kasi na weak yan. Pag walang katulong to sumulat, bigla ang mangi-Indian. Tung idol nyo na Lip, family stroke lang yung galawan. Para bumenta at magkatira, kinailangan pa yung pinsan. Happy yung kalaban, kaya pala maning-mani. Ganong quality ng sulat, magde-demand ng malaki. Tigas ng mukha mo, iho. Yung wordplay, nakakabobo. Gusto ng 70k, tas yung sulat, talagang piso. Tanga! Rason mo lang yung TF para di ka pumunta. Yung Lip Ram, naging boss lots kay Apex na bakla. Di lang to iiyak sa akin, pati yung tropang pumusta. Kung nakalusot ka sa sunugan, sa apoy ko matutusta. Isang 3GS na stupid. Walang gig at laging useless. Piling dragon pa mag-speed, tanga ka mukha mo si Toothless. Baduy na may pormahang effort sa pagiging lyrical obsessed. Content creator na walang original content. Angas-angas mo sa live. Hilig maghanap ng away. Puro yabang lang naman, wala pang narating sa buhay. Nakikitira ka lang kila Shernan, ha? Wala kang ang ambag kahit pantagay. Kawawa si Pliggy, pagkalabang ka, wala siyang papasukang bahay. May git 5 taon sa flip-top, ni wala pa rin pinagbago. Hanggang ngayon, banu pa rin kahit ilang beses ng tumodo sa bibig mo na nanggaling na isa kang dakilang bobo ang matibay na patunay si Nestor Asaitono. Okay na yun. Tingin nito, nag-rap pala ang puta. Kahit anong gawin mo, hindi ka lulutang. Palakpakan nyo naman yung pamangkin na may-ari ng Moon Club. Tingin nito. Kahit anong bars gawin mo, wala akong pake. Sa lahat ng MC dito, ikaw lang maagang nagsimbang gabi. Tangin na yung forma na itong hayop na to. Okay, game. Game. Wala maingay, ha? Blackout! Nakakasama na ng loob. Sino tong noob at lame? Inaasahan kong kalaban matunog. Hindi yung pang tune-up game. Tangin na Zed! Kapangalan mo yung stop sa flip-top. Meron kayong resemblance sa itsura, halata. Pero di mo yun kilala kasi di mo afford yung entrance, yung standards pa kaya. Tangin na yung kalaban ko, pango. Sobrang plat ng ilong mo, ultimo hangin, hindi na dumadaloy dyan. Kaya pag nag-nosebleed ka, nagbabara, puta, nagiging sore eyes lang. Ang cute ng ilong nito. Sagana sa balat. Ang laki pa ng butas, oh. Kaya pala flat. Tapos sa camera, nagpipiling astig, tipong mamang-mama si brother. Eh yung ilong mo naman, parang si Bagsig kasi dapang-dapa sa battle.
Kaya kahit ipunin mo ang mga linya mo, idikit-dikit na parang crown rolls, kukulangin pa rin material mo. Alam mo kung bakit wala kang long nose? Ito'y liga ng superstar. Ba't may nakapasok na newbie? Talagang walang-wala na blackout. Hoy, mas mababa ka pa sa rookie. Malamang mid-tier ka sa tryouts. Sino pa gumawa ng bracket? Shit! Ako'y napakamot lamang, sir. Sa conference ng East at West, may global port na batang peer. Talagang umattend pa siya ng press con para may pang-maidi lang si pare. Talagang in-interview nyo pa kahit wala namang sinabi. Kasi isa kang whack rapper, hindi ka pang cypher. Yung pormahan at astahan niya daw pang gangster. Bumabattle sa puluyan, naka-islander. Pinanood ko ang mga whack mong laban na hindi ko nakitaan na megaling to. Kasi yung IQ mo sa battle, puta negative bro. Pero lipram na kalaban, pustahan. Ngayon ka pa lamang susuportahan ng relatives mo. Kasi lipram versus sed, malamang palakpak tenga to. Salamat daw sa gasolina. Gagandahan ko mga letra ko. Anong salamat sa gasolina? Tatapusin ko karera mo. Dahil wala ka namang talento, walang dating mga katanya. Kung mag-deliver ang lamyapa, para mag-trending ang yung bar, dapat lagyan mo din ng aura. Dinala ko na dito, basher ko. Kaya naman bilang opponent, alam mo na, diskarte mo. Para makuha mo yung audience, banggitin mo si Looney at sunugan. Dapat ganyan gawin mong concept. Tapos galingan mo magkabisa para panalo ka sa comment. Round 2. Binalato ko din yung round 1. Ngayon tayo magseryoso. Okay, blackout game. May nasagap akong balita tungkol sa kababuyan na itong Judas. Siniripan mo daw si Luxuria nung ahon sa may Batangas. Yung kamanyakan mo, lip malala na. Di na magagawan ng lunas. Yung pala ibig sabihin nang mahahanapan ka ng butas. Yung asawa mo, Abnoy, may paglalagyan niyan, pre. May urban calic clothing ka, tas suot niya minsan A to Z. Ibang damit kinokolekta at madalas niyang tinatarget. Yung asawa mong palengkera, ibang produkto minamarket. Paano yung design ng clothing mo? Pare, ang wak. Kung may bibili niyan, malamang katulad mong may panic attack. Sa mga tangang gustong umorder, PM lang kayo sa page niyan. Ito lang naman yung model, mukhang nag-glow up na young one. Ganyan pala itsura ng may anxiety. Tamang pa-victim sa SOCMED. Pag sinumpong, tamang tulala, tapos yung CR niya loaded. Konting gestures pa ng ganito, kamukha mo na si Boyet. Tanging naipon mo sa flip-top, mga tae mo sa toilet. Pinanood ko din yung mga battle mo sa pulo. Kala mo ikaw lang marunong manood, tanga. Madalas mo iyabang iyong TF. E perang sinasahod mo, pinambili namin ng ticket. Madalas pag gamiting punchline. Pag yung setup, 1-2. Nakikipagpataasan ng TF nung mababa yung value. Madalas yung sabihin, 70K yung TF ko. Malayo na yung narating. Oh, talaga? Sige nga, breakdown natin. Si Jonas Mastapit na sa Batang Quiapo. Natupad yung pangarap nila maging. Si Shernan nakapagpatayo ng bahay dahil sa angking galing. Ikaw, nasa Las Piñas ka pa din nananatiling squatting ngayon. San banda dun, Lip, yung malayo ng nararating? Walang nagbago sa'yo, Lip. Loser at weak. Ganun ka pa rin. Di ka nasama sa peak. Ni Coco Martin, inaaway sa bid. Beginner at king. Sobrang dami mong beep. Parang burger machine. Sa underground lang malakas. Sa mataas na liga, humihina. Yung kamay parang tangatas. Kung mag-rap, parang may hika. Walang respeto sa nauna, manyakis at laging pabida. Oo, yan yung katangian ng Lipram ng New Era. Bano. Tol, ayoko magpanggap. Seryoso? Tapos ka na mag-rap? Di nga, yun na yun. Dapat sa'yo 5 rounds eh. Uy. Yung asawa ko, di daw naka-urban cali. Ngayon ko lang nalaman.
Naka A2C ka? Kailan ka pa nagsuot ng basahan? Ah, let's go. Round 2 na. Real 2 ka lang, ha? Huwag masasaktan ng damdamin mo, pare, ha? Tangina, nakalimutan ko ito yung rounds ko. Real 2 ka lang, ha? Di porkit nakapasok ka ng blackout, ilelebel ka na sa amin. Iyo sanang marapatin. Di mo ba napapansin magkaiba yung GC natin? Kasi pampakumpleto ka lang sa tao, peace. At nangangarap makausad. Sobrang bastos ni Crazy Mix. Binukod yung MC'ng tag-225. Si Mayeng at siya rin kanyang ka-GC. Sila yung mga pinagtabi. Sa, isinama ka sa pusi. Saling pusa ka kasi. Tapos sinabi sa akin ni Shernan, kamukha mo daw si Ombak Brother. Pero hindi naman yung Thailander, yung kasama ni King Badger. Tangina Ombak! Pag ito kasama ko, hindi ako makakampante. Sa itsura mo, ikaw pa yung pagtatanggol ng elepante. Tsaka ba't ganyan yung mata mo, iho? Dilat na dilat ka masyado. Ano ba yan, Kuya Basilio? Mukhang napasok na tayo. Lahat kami dito, mga crazy as Pinoy. Ikaw lang kawago. Bakit ganyan yung eyes mo, iho? Nakabisyo ka ba? Kung may rango ka sa EO, CEO ka. Isa kang estupidong tukmol, dapat ibigti ka na tol. Nang makita tong tarsir na kasabit sa lupid na Bohol. Tapos MC ka pa ng pulo, grabe daw endorsement niya. Kay Karisma at Laxartis, kung punches lang, mas better ka. Sila sponsored lang ng Pubo, ikaw nasa blue corner ka. At sabi sa akin ni Karisma, idol mo daw si Rihanna. Idol mo si Rihanna? Tas nasa ganto kang eksena, pag pinaulanan kita ng bara, walang magagawa yung umbrella. Kaya payong kapatid, tigilan mo na si Rihanna, huwag kang nakikinig doon. Tigilan mo na rin yung kaka-comment, di ka bi-video greet noon. Halata mo ng support, kaya laspag tong bitch tonight. Siya daw yung gem sa underground, habang ako yung kryptonite. OG to sa neophyte, giga to sa kilobyte. Bagsakan mo pang bigol, ay bagsakan ko pang meteorite. Kaya kahit di na ito do bawat linya, kayang mandominate ng liga. 20% pa lang nilalabas ng lipgram ng new era. Yo! Hayop na to? Kala ko friendly battle lang? Yo! Yo, yo, check! Sabi niya sa laban nila ni Craig, ha? Ito na ba yung tumalo kay Israel? Halatang may kaba, yo! Tol! Kabayo. Kabayo? Pinilit mo yun? Corny mo dun. Lang yung sense of humor yun, no? Pang Joey De Leon. Ba't ba ganyan ka kabobo mag-isip? Di ka naman dating ganyan. Gumagamit ng kabayo para lang may masakyan. Pinalusot ka lang nung unang round. Para sa akin ka matus. Ginamit ka ng blackout pang parami ng views. Sa battle mo, wala man lang nagbibigay ng compliment. Nakakadikit ka lang dahil sa baon mo na Polydent. Ikaw na may 100,000 na viewers, sige. Iabang mo lahat yan, men. Anong feeling na nandito ka para gawing advertisement? Ikaw lang bukod tanging spotting sa grupo nyo, yun ang di mo kayang tanggapin. Meron siyang limousine bars pero nagkukommute pa din. Sa kang rapper na wak na palamunin pa rin ng chismis, bro. Mali. Sa ang rapper na wak na binubuhay lang ng chismis, bro, nanlalamon sa battle sa tunay na buhay, palamunin ka lang ng misis mo. Hangal na loko-loko, kilalang adik sa etibak, bungal na magbubuko na may installment na pedicab. Kawawa naman yung anak mo. Tatanda siyang may walang kwenta na papa. Tangi may pagmamalaki niya lang yung linya mong Kiko Magalona. Mali ka nang minama dito, magmumukha ka sa akin, Pitus.
di ako takot sa aking multo, ako yung bata sa Insidious. Kung usapang apoy lang, mas nababagay ka sa circus. Out of this world ang aking round, nagliliyab na parang Venus. Dito ka na magtatapos. At para sa akin, ito yung start. Paalam na sa asong walang dog food ka, oh my, puro bark. Yung career mo sa blackout, di na mag-i-spark. Mawawala ka in the end, na parang Linkin Park. Time. Yun na yun. Tang inong yun. Tulog na ako. Tang inong ito eh. Yun na yun. Hey, bro. Basta yan. Bayan. Lagyan mo naman ng laman. Mahiya ka naman kayo ng timpayaman. Butang ina mo. Ang pangit ng mga lines mo. Hindi nakaka-proud to. Nakita mo yung forma ni King Rex? Maganda pa sa rounds mo. Si King Rex ba to? Press one nga kung ikaw yan, brother. Oo nga, si King Rex nga. Okay ka lang dyan, bre. Okay lang. Ayaw mo sumagot, putang. Yo! Siya si Andre De La Peña. Balita ko, taga-Baseco daw ikaw. Ayon sa kwento, ikay tindero ng pulboron at palitaw. Pag di daw naubos ngayong araw, sa susunod siya'y lilitaw. Pag yung pulburon ay tumigas, potoseko na, sinisigaw. Paglalaroan ko lang tong Andre ngayon sa akin na patsyempo. Ako'y Andre Igudala, kung daktakan lang ng berso. Kada angle pa ay retro, kung ratratan nakasentro. Tipong AK-47, mala Andre Kirilenko. Kaya mismatch! Kahit bigyan ko to ng rematch at magpaka Andre the Giant, subukan man na maghigante, labas pa rin David at Goliath. Ganyan sumulat, Brad. Pag pinakunat na ng battle rap, inuunat yung ugat sa utak at ginugulat yung dapat mamulat. At pag inuulat na at binubungad, swak! Iba pa rin yung lumaki sa boom bap rap sa mga tulad nyo na inabutan trap. Kasi bata ka pa, boy. Di mo alam, santel mo na yung nilalaro mo na apoy. Pero IT student yan. IT student, ang angas ng ina. Kaya daw siya nag-IT para ayusin yung TV Plus nila. Sa lahat daw ng IT student, ikaw yung pangit na kabanding. Kasi yung computer ng tropa mo, ininstallan mo ng Windows na sliding. Puta ang lupit! IT represent, kauna-unahang IT student na nag-online class sa PisoNet. Di ba muntik ka nang ma-drop out? Kasi pumapasok ng palo, tapos makikita mo sa background mga batang naglalato-lato. At yung pangalan niya na Sed, galing sa laro na League of Legends. Ganun siya kawak. Nag-computer lang ang puta. May rap name agad. Pucha yung hero dun sa LOL sa pagkatao mo sinalin. E kahit maging Dota tol, mababaog ka lang sa items. Nag-iillusion ka lang gago, nagmistulang naga siren. Kasi wala naman tong skills, tila yung Sed ay nakasilent. Diba gamer ka? Sige, kahit umabot sa ML, hunting grounds, sigurado na well played. Sa akin yan. Pag ako naka-lane, sir, back and run, kahit umabot sa well said, job well done. Yan, boto ko all three rounds kay Leap Cram. Yan, kitang-kita naman yung layo ng agwat nila ngayong battle na to. At kitang-kita na talagang veterans move na talaga ni Leap Cram to. Nagmuha talagang bata yung kalaban niya, pero props pa rin sa kanya dahil umabot siya sa round ng tournament na to. Pero kailangan manalo, kailangan pumili, kaya boto ko all three rounds, Leap Cram. Yun, Leap Cram versus Zed. Boto ko, Leap Cram.
mukhang matindi ang pangangailangan kasi talagang pinaghirapan niya to. Kitang-kita ko sa kanya. Akala ko babaliwalain niya lang pero nakita ko naghanda siya, nagsulat siya at sobrang so di ko na itutuloy. Baka kung ano pa ang sabi ko, Lip Cram. Ayun, boto ko, Lip Cram. Bigyan natin ng props si Lip Cram dahil nakita ko na hindi niya in-underestimate yung kalaban niya. Yes, yes. Isa sa pinakamalaking points para sa akin. Tsaka naghahanda siya talaga kahit sino yung kalaban niya, kahit itapat mo sa kanya, kahit sino pinaghahandaan niya. Lip Cram, all three rounds. At ayun, Lip Cram versus Sed. Ang boto ng mga hurado, 3-0 para kay Lip Cram.